Welcome to my channel. This is Rita's True to Life story again. I'm just gonna continue about my younger days, my childhood stories. And kagabi, na-discuss ko na yung this morning, na-discuss ko na yung kasama ko lagi ng mama ko na nagtitinda ng gulay. Tapos ako yung paborito ng mama ko. Tapos 7 kami magkakapatid. And di ako nakatapos ng high school. Naka 2 weeks lang ako sa first year. Kasi nga, napapagod ako. Iba na kasi pag may asawa. So, ang i-discuss ko naman ngayon, my topic today is how we break up my ex-husband. Paano kami nagkahiwalay. So, that time guys, my first baby is 1 year and 6 months, I think. Yan, for the make the story short, so shortcut ko na lang guys, mahilig kasi siyang uminom, tapos pag umuwi siya lasing, kaya nagsiselos siya sa akin, lagi siya nagsiselos. Eh, hindi naman ako maalis ng bahay guys, sa bahay lang talaga ako nabilinis, nagpupunta sa garden. Alam mo guys, ang dami kong garden, ang dami kong tanim, pipino, mga kamuti tops, mga talong, yan. Kasi pag tulog yung anak ko, if my baby sleeping, I just go in the farm and then I just plant some vegetables for our needs, guys. Kasi farmer is not so everyday money, guys. If you are a farmer, you must wait 4 months to have a money. So, for me, I want, because I'm in my young age, I'm selling vegetables with my mother, so I know that if I have vegetables, then I can bring to my mother and sell to the market, guys. That's why. So I just very fast. I just go in the garden and then plant some vegetables, guys. And then if there's the fruits, guys, I just harvest it and then bring to my mother, guys. Because we are not so wealthy. We just, my ex-husband got only a land, but not so rich, guys. Not rich everyday money. No. You must wait how many months, guys. So, yan nga guys, paano kami nagkahiwalay guys, kasi nga, naglalasing kasi siya guys, tapos pag uwi niya, nagsiselo siya sa akin. Hindi naman ako maalis ng bahay, doon ako sa nanay ko, tapos nung time kasi niyaya ako ng kaibigan ko, kasi sa kahirapan ng buhay, sabi ng kaibigan, gusto mo ba mag-try mag-abroad tayo, sabi niya, yung kamag-anak naman niya yun, tapos sabi ko, sige ba, try lang natin, tapos yun nga, iniwan ko yung anak ko sa biyanan ko, yung first daughter ko, anyone ko sa manunggang ko. Sabi ko, I just go with my auntie. Then umalis kami guys, tapos dun nga, umalis kami, tapos pag uwi ng, naka-uwi kami medyo gabi na, madilim na, 7 or 8 o'clock in the evening, but we're together with my auntie, her auntie, not my side, her side. So I said, my ex-husband very hungry because from the farm guys, so no cook, no rice, no food, so he is very angry to me, and he said he's very angry, and then talk something, talk many talks, and then I said bata pa kasi ako, hindi ako marunong sumagot, kaya sabi ko wala naman akong umalis lang ako kasi sinama ako ng ng tiyahin mo, sabi ko wala naman akong yun ang masama. Nagalit na siya, hanggang marami na kaming pinag-awayan, marami na, baka liit lang ng bagay guys, kaya nung pagbata ka talaga, hindi ka makapag-isip ng maayos, kasi yun lang dahilan na maghiwalay na kayo. Kung matured na ako nun, hindi ako aalis ng bahay. Alam mo guys, ang ginawa niya sa akin, pinalo niya ako ng alam mo yung rope ng Carabao rope, very big, maybe this very big guys, pinalo niya ako ng pinalo, kaya yun na na-shock ako kasi bata pa ako 14 years old, papaluin ka 15 years old, hindi nga, pinapalo ako ng tatay ko, pero hindi yung rope ng malaki, yung chinelas lang, sabi doon ako guys, umiyak, tapos yun lang guys, umiyak, tapos umalis ako ng bahay. Ang ginawa naman niya, alam mo, hawak-hawak yung bata, yung first daughter ko, kinuha niya, dinala niya sa nanay niya. Kaya, umalis ako na ako lang. Hindi ako nagdala. Ay, wala akong, yung time din na yun, umalis ako, umunta ako sa nanay ko. Tapos sabi niya nanay ko, saan pupunta? Kasi yung nanay ko, boto kasi sa kanya, guys.
Kasi alam niyang mabait, mabait daw. Ano sila ng pamilya. Close sila ng nanay ko. Kaya sabi, saan ka mapunta? Para yan lang, alis ka na. Tapos sabi ko, mawala akong pera. Hindi ako binigyan ng pera ng nanay ko, guys. Hindi niya ako kinukonsente. Sabi niya, tiisin mo. Sawa mo yun, tiisin mo. Guys, hindi na talaga ako babalik kahit anong mangyari kasi sinaktan niya ako. Sabi ko, sinaktan niya kasi ako. Doon ako, guys, pag sinasaktan ako, syempre. Kahit sino naman sinaktan. Pero siguro kung nangyari yun na may edad na ako, talagang pagtiyagaan ko muna, pagpapasensyahan ko muna. Kasi first time lang naman eh. Pero bata pa ako, so parang takot ka ba na patayin ka? Yun, guys, kaya ako... Doon kami naghiwalay, guys, sa maliit na bagay. Naghiwalay kami. Umalis ako, tapos doon ako natulog sa nanay ko. Hindi naman niya ako hinabog, guys. Dala-dala niya yung anak ko sa magulang. Mamasmoy kasi siya, guys. Yan. Tapos, yun nga, ilang araw ako doon kay mama. Hindi talaga ako umuwi. Sabi ko, ayaw niya akong bigyan ng pera, ma'am. Hiram ako sa ibang tao. Hindi talaga ako binigyan ng mama ng pera. Kaya yun, guys. My mother didn't give me money. Even peso, or 1 peso, no. She didn't give me money because she don't want me to leave the place, guys. Because I said I go to the city. I search job, I said. So, to make the story short, ano nga, guys, how many days in my mama, and then my friend give me money. Then I just for fair, guys, then I go in the city, guys. Because I learned that my ninang, you know ninang, guys, when you are baptized, you have a ninang. Because before, I'm a Catholic, guys, so I have a ninang then in the city, guys. So I said, ninang, can I stay in your house? I want to search job. Why? What happened like that, guys? She's the one who helped me to find a job in the city, guys. Then after that, guys, I don't know what happened, guys. Or they're not searching in a week, guys. How many months? My ex-husband searched me. That she said, he said sorry. Then the my daughter asking you, can we back together? And me, guys, you know, I made it. In the time, I feel like free. I feel like free that I didn't experience of freedom because I just married in a young age. So I said, no way. I said, no way. That's all, guys, na hindi na kami nagkabalikan, guys, kasi ako yung umayaw. Gusto na niya, pero ako yung umayaw. Kaya, ano, nagalit siya ng nagalit. Ako rin naman, nagtatrabaho ako, kahit saan ako nagtatrabaho, yun, hanggang yun nga, napunta ako dito sa Maynila, guys. So next time, guys, itutuloy ko na lang kasi sobrang haba. Salamat, I hope you understand your little my story, and soon I will continue part 4, okay? Thank you very much for watching my vlogs, Rita's Trotty Love Story. Have a nice day, bye bye.